Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito po, yung tungkol sa West Philippine Sea. Kasi po, may bagong kaganapan na naman. Ito na naman tayo, another diplomatic protest. Yun na lang po ang magagawa natin. And if we can endure, hanggang kailan, gagawin po natin. Ganun na lang po magagawa natin. Just endure. Masaktan na lang tayo. Masiraan tayo ng gamit. Ng mga Coast Guard. Ng resupply mission. Ng BPAR. Okay lang po yan. As long as they accomplish the mission. So, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, no, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, super chat, no, at ganun din po sa mga katuwang natin kasama natin sa video chat o sa chat box ng ating video premiere kung meron man. Kung wala po, upload na lang po, no, kasi alam ko busy naman kayo para manood lang sa isang premiere, hindi naman po tayo nagla-live. So, mag-upload na lang po ng video. Okay? So, may God bless you all. Oh, shout out po sa lahat ng ating mga OFWs. Pagpatuloy natin ipagdasal ang mga kababayan natin, no, na mga may sakit, no? Lalo na ngayon, no? Ingat po kayo sa sobrang init, lalo na sa ating bansa. Dito naman sa lugar namin, ganun pa rin po ang weather, nasa almost 93 degrees Fahrenheit po yan. No? Dry heat po kami, dry heat. Clear blue skies, no? Dito lang po yan sa east of San Diego kasi desert po ito . Wala pang summer pero mainit na. Okay, ganun din ipagpatuloy nating ipagdasal ang ating gobyerno Marcos na naninindigan sa West Philippine Sea na pilit na pinababagsak ng mga kampo ni Duterte. Okay. Okay, so ito po ang pag-uusapan natin ay ito pong tungkol sa West Philippine Sea. May mga videos po akong ipapakita sa inyo. At ito nga po, nakuhanan dyan po na kung saan yung BFAR, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, katuwang ang Coast Guard, isang Coast Guard natin, ay magkakaroon po ng resupply mission para sa ating mga mangingisda na nandyan po sa Bukana o sa vicinity ng Scarborough Shoal. Pero po, may hindi po magandang nangyari. Ayan po yung mga videos. Shout out po at credit po ito lahat sa mga may-ari ng video. Sa Coast Guard, sa AFP at sa mga news reporters. Ayan po. Kasalukuyan po binobomba ng tubig ng China Coast Guard itong sinasakyan natin na BRP Dato Bangkaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang tayo po ay patungo ng Scarborough. So kung makikita niyo, hindi po ito, hindi po umuulan ngayon, mula po yan sa buga ng tubig ng water cannon itong China Coast Guard vessel. Ngayon nakikisilong po tayo dito sa loob ng BFAR vessel
Kung makikita po ninyo, ayan ngayon patuloy po yung pagbuga ng tubig. Ilang oras na rin po tayong sinusundan, hindi tinantanan nitong Coast Guard ship. Kung makikita po ninyo, ayan patuloy po yung ito po yung ano niya. Ilang beses na tayong binangga at pinuntutan nitong Chinese Coast Guard na may bow number 3305. Kani-kanina lang po ay tinamaan muli yung barko natin nitong napakalakas na water cannon ng China Coast Guard. Hanggang sa mga oras po na ito, hindi pa rin tayo tinatantanan. Magdamag po yung biyahe natin mula sa Orion Bataan para sa resupply at patrol mission ng BFOR at PCG. Pero itong barko na ito, mga alas 4 pa ng madaling araw na binubuntutan tayo, live po ito ngayon dito sa palibot ng Scarborough Shoal. Yung nakikita po muli ng mga netizen natin ngayon, ito yung China Coast Guard. Isa sa mga barko ngayon na nakabuntot sa convoy natin, kumbaga, kasi kanina may escort din tayo na PCG vessel, pero nahiwalay na po yan sa mga oras na ito, pero patuloy pa rin ang buga ng tubig nitong China Coast Guard. Dalawang beses na tayong binangga, kani-kanina lamang, at ito mga 10 beses na tayo winotter cannon. Sa pagkakatanda ko, mga 5, kung hindi ako nagkakamali, 5 yung direct hit sa atin kani-kanina. Ayan, maghanap muna tayo ng masisilungan kasi tuloy-tuloy ito, dire-diretso. Ayan. Patuloy po. Apo. Muli. Live po tayo ngayon somewhere sa Scarborough Shoal para sa resupply at patrol mission ng BFAR. Pero habang nasa biyahe tayo ay hinarang, binuntutan at ginamitan muli ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas. Attention all crew.
Engine head 107. Tayo. Status report, call station. Wala head cake. All right, 107. I head cake, makinig. All engine stop. Pakiulit, pakiulit. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship. Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, diramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. Work na kami sa iyo, pinapang cannon, sir. Marami ganyan kalakas yung water cannon, no? Nag-start ulit yung 3105. Sir, nag-start ulit. 0105, sir. So ito po mga kababayan, yung balita sa GMA News Online. So, China Coast Guard fires water cannons at PH vessels near Scarborough Shoal. So, China Coast Guard vessels on Tuesday fired water cannons at Philippine civilian vessels en route to Scarborough or known as Panatag Shoal in the West Philippine Sea for a supply mission. Sabi po yan nung reporter na si Rapi Tima. At sinabi po dito ni Mr. Tima na the Philippine Coast Guard vessel BRP Bagakay sustained damage in its canopy and steel railing due to the water cannon attack by the two large CCG vessels. Pinagtulungan po yung BRP Bagakay. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel, BRP Bankao, which was also part of the mission, was also water cannon by Chinese vessels. Ayun din po yung sabi ni PCG Commodore J. Tariela for West Philippine Sea spokesperson. This damage serves as evidence of the forceful water pressure used by the China Coast Guard in their harassment of the Philippine vessels. The incident happened at 9:53 a.m. according to the PCG. The Philippine vessels were on their way to Scarborough Shoal, also known as Baho de Masinloc, yes, isa rin contested yan, to bring food and fuel to fishermen in the area. O, tingnan nyo, bibigyan lang ng pagkain at gasolina yung mga mangingisda nating nakatenga doon, na nangingisda. Pero nung ginawa ng China, actually, pinalibutan pa nila yan eh, ng mga sinarado nila, no, gago eh. At approximately 9:53 a.m., when the Vifar vessel was about nautical miles from Baho de Masinloc, CCG 3305, ayan palagi yan, yung Chinese Coast Guard na 3305, utilized its water cannon directly hitting the starboard stern of the Vifar vessel. When the PCG vessel was approximately 1,000 yards east-southeast of Baho de Masinloc, CCG 3105 and CCG 5303 employed their Jetstream water cannons targeting the PCG vessel from both sides, resulting in damage to the railing and canopy. O, ayan. Nagkaroon pa ng dangerous maneuvers. Aside from this, the Philippine vessels also encountered dangerous maneuvers and obstruction from 4 CCG vessels and 6 Chinese maritime militia vessels, according to Tariela. Despite of the harassment and provocative actions of the Chinese Coast Guard, both the PCG and BPAR vessels stood their ground and continue their maritime patrol. Ayan, nakarating naman po sila siguro doon. Ito pa ang sabi ha, yung sinasabi kong nilagyan nila ng harang, ito po. The PCG official also said the CCG again installed a 380-meter floating barrier that covers the entire entrance of the Scarborough Shoal that restrict access to the area. O, ayan. Ngayon, ipinagmamalaki po ng Chinese media na inexpelled nila ang ating mga barko dahil nga daw po sa unauthorized. Unauthorized daw. Hindi daw po tayo nanghingi ng paalam sa kanila. Really? Yan o,
sabi nung kanilang ministry spokesperson na si Lin Jin, dahil daw po tayo sila, no? Ay tayo po ay nag-i-intrude sa kanilang soberenya. Hoy, mga gonggong, wala kayong karapatan diyan. Dahil ang claim ninyo na historical rights ay ibinasura doon sa 2016 arbitral ruling. Pero itong mga Chekwa, hari-harian, kasi alam nila wala po tayong magagawa. Nakita nyo naman yung barko natin, kung ikukumpara, para lang po tayong kuto. Sila po ay malahigante. Kaya ganyan po sila. At hindi rin po tayo nagwa-water cannon, kasi wala pong water cannon ang mga barko natin. Ganun na lang po. Kumbaga sabi, tulad ng sabi ko kanina, we must endure it until it ends. But the question is, when it's gonna end? When? Kahapon, water cannon. Mag-antay kayo ng tatlong araw, another one. Tuwing may resupply, may supply mission, water cannon. Hindi tayo babalik. Sabi ni Terriel, ano? Dun sa interview niya, wala. Yung sinasabi ni Robin na dapat maglagay na rin tayo ng water cannon, no? Ayaw eh. Magpapaapi na lang tayo ng magpapaapi. Ganun po tayo mga Pilipino. We must endure. Kaya ang tingin sa atin ng mga ibang lahi, tayo ay alipin. Alipin. Pasensya naman po ha. Alipin po tayo. Wala, hindi nila tayo nire-respeto. Wala. Even the Americans, hindi tayo nire-respeto eh. At totoo lang. Diba? Tagal-tagal na natin silang friends, pero hanggang ngayon, hindi nila tayo mabigyan ng isa man lang na pabor na visa waiver na lang kayo. Diba? Nagagawa po nila sa ibang bansa na kaalyado nila yan. Yeah, tingnan nyo. Diba? 90 days visa waiver. 90 days, pwede kayong pumasok, pero alis din kayo. Diba? Wala. Hindi po nila nire-respeto ang mga Pilipino. Pero gamit na gamit nila ang mga Pilipino. Ang talento, ang kakayahan. Kasi tayo, we are so hospitable. No? Masyado tayong mabait. Mapagkumbaba. Sila na nga ang mali. Tayo pang nagpapakumbaba. Wala. We must endure it. Endure. Magpakamanhid na lang po tayo. Magpakamartir. Ganun po talaga eh. Wala tayong magagawa. Wala. Kasi habang nung panahon na yon na sila ay nagpapalakas ng kanilang ekonomiya, ng kanilang militar, tayo naman, puro politika. Puro politika. Kanya-kanyang interes. Wala. For 5 decades, kanya-kanya pong interes eh. Wala. Kaya, well, we must suffer. Ganun po, di ba? Sabi natin, we are the pearl of the Orient. Mas mayaman tayo sa natural resources ng ibang bansa. Pero hindi po natin pinahalagahan eh. Mas inuna ng mga politiko ang sarili nilang kapakanan, ang kanilang sarilang interes. Kaya yan, we must suffer. Kaya nga sabi ng Diyos, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Daig ng maagap ang masipag. Si Pangulong Bongbong Marcos trying his best to stand against this. Pero wala naman siya magagawa din eh. Ano lang ba iniwan sa kanya? Na? Ng mga previous administration? None. Kaya yan na lang, sige. Gawin nyo na lang ulit, then we will do it again. It's like a cycle, a deja vu. Diba? Ganun lang yan. Deja vu lang. Ulit-ulit, ng ulit, ng ulit. The same thing again. Different time, different ano lang. Different location. Kumbaga, lumipat ka lang ng konti, 5 feet away. Diba? Wala eh. Ano masasabi natin dyan? It happens. Wala man tayong pambalik sa kanila. Di diplomatic protest na lang. Diba? Ganun lang. Wala eh. Hindi sumusunod sa international law ang China eh. Kasi wala pong nang bubulabog sa kanya. Hanggat walang nang bubulabog sa bully, patuloy namang bubuli. Diba? O yan. O ngayon, ano lang ginawa ng mga sinasabi dito sa Manila Bulletin? Nakakasawa rin po mga kababayan. US, France, UK, EU back Philippines after China's latest water cannon. Ayun lang po ang sabi nila. Several diplomats on Tuesday assured the Philippines of their support after yet another harassment incident initiated by naval assets of China in the West Philippine Sea. O yan. Yun lang. Ay, salita lang naman yan. Wala mangyayari dyan. It's so frustrating. No? Pinapakita lang natin sa buong mundo na, oy, marami kaming kakampi, pero wala eh.
What can you do? Sila ba nasasaktan? Sila ba ang nasisiraan? Wala. O sige, sige, suportahan na lang namin kayo sa effort nyo. Magpakamartir kayo ng husto. Yun lang naman eh. Di ba? Hindi nga sila makapagbigay ng, oh, we will provide you a pre-donated ganitong mas malaking Coast Guard ship. Mas malaking barko kaysa sa China. Wala. They're just talkies lang. Di ba? It's so frustrating. Okay? Ah, ito pa. Oh, GMA News. China warships violated NOTAM during PH war US-France West Philippine Sea exercise. Ayun ang sabi ng Balikatan Executive. So, sabi po dito, binayolate ng China ang NOTAM. Ano yung NOTAM? Notice to Mariners. Ano ba yung notice to Mariners? O, ito. In a press conference, Balikatan Executive Agent Colonel Michael Logico said a report on the incident will be sent to the National Task Force for the West Philippine Sea for possible diplomatic response. May na-violate sila, siyempre. Ayun ang sabi niya. No? Logico said when asked if the Chinese People's Liberation Army Navy violated NOTAM with their presence. Kasi eto daw po yan. NOTAM is for their safety, no? Notice to Mariners. Hiningi po nila yan sa Philippine Coast Guard and they were granted. Because we are also conducting gunnery exercises in the area. So for them to enter into our training are knowing fully well aware that we are conducting this type of activities, it was a big risk on their part for them to do that. Ano bang ibig sabihin niyan, mga kababayan? Ito, yung dalawang Chinese vessels nila, yung People's Liberation Army Navy. Ha? Huh? Tama ba 'yun? Bow number 167 and 793 were seen during the conduct of the exercise. Napakalapit po. Ngayon, kung gumagawa ng gunnery, ibig sabihin, nagpa-firing sila sa dagat, eh kung sakaling matamaan sila, hindi naman sila part ng training exercise, they don't know their place there. Diba? Hindi nila alam yung safety measures. Kaya nga po, nanguha ng NOTAM, Notice to Mariners, itong ating Navy, together with their counterparts, para alam, ibigay sa kanila na, hey, you cannot come this far. You cannot come this close to us. Parang ganon. Kasi mag-gunnery exercise eh. Magbawa baril-baril sila. Eh kung nandun ka sa vicinity at may naligaw na bala, tinamaan ka, so ayun na. Sasabihin mo, oh, binaril kami. Diba? Kaya yung NOTAM, it's a notice for them. Na don't come too close. Eh diba sabi nga nung una nating vlog dyan, almost 3 nautical miles na lang ang lapit nila doon sa balikatan exercise na yan. Eh kung sakaling nag-gunnery exercise yung Navy o whatever Navy ng France or US, eh bigla ngang may lumipad na mga bala papunta sa kanila, tinamaan sila, anong gagawin nila? Oh, gera na, tinamaan kami, binaril kami. So therefore, sila talaga ang nag-i-instigate. They want to start this unprovoked. Diba? Maski na unprovoked, eh kayo ang nag-provoke eh. Lumapit kayo eh. Nabigyan naman kayo ng notice to Mariners, ba't pa rin kayo lumapit? O diba? Kasalanan nila, pero they will not admit that. Mga sinungaling yun eh. Diba? Kita nyo talagang they want something bigger. Probably they want war. Kaya sinisingit nila yung ano nila dyan. O hindi lang talaga sila nakakaintindi ng English, mga hayo. Nakakasinopobic tong mga inchik na ito eh. No? Takin talaga. Kaya minsan gusto kong kumain ng Chinese noodle, inisip ko, wag na. Mga tanginang yan. Dapat ganyang ginagawa dyan, binoboycott yan eh, no? Dapat nga dyan sa ating bansa eh, yung mga inchik. Tangin ang mga inchik yan. Pinagtatawanan lang tayo ng mga inchik sa lobat labas ng bansa, mga kababayan talaga, sa totoo lang. Nagtatawanan tayo. Wala yung mga Pinoy, mga alipin namin. Tingnan nyo, ako may ari ng manufacturing dito. Last name ko, Go Go Go. O Lelele, Ting Ting Ting, CCC. Yung mga yan, no? Mga may hawak ko yan sa leeg. Yung mga ganyan, awak ko tila taliig eh. Ganun eh. Diba? O, eto pa, o. Eto na, mga kababayan. Talagang inaari na ng China ang buong Pilipinas. Feeling na talaga nila, no? Na probinsya ng China ang Pilipinas. Unang-una, ang daming inchik dyan.
ang daming estudyanteng Inchik na diyan sa norte. Daming negosyanteng Inchik. Ang daming mga bilyonaryong Inchik. Tingnan niyo yung mga may-ari diyan lahat, puro Inchik. Sa dami ng Inchik, kasama na ang mga Pogos, ang Pilipinas ay sinakop na ng Inchik. Matagal na. Sila na ang pinakamatagal dyan. Kala nyo, Amerikano. Di ba, lumayas nga Amerikano? O sila yung mga Inchik nandiyan pa rin. Di ba? O, sino nagsabing hindi tayo in-invade ng Inchik? Di ba? O. Kaya ngayon, feeling nila, because of this guy, no? Alam nyo naman, pinakita ko kayo ng video, even though it's a joke, it's not a big joke. Sa mga Inchik, tinutuhanan po. Ginawa na pong probinsya ng China ang Pilipinas. Bakit? Okay, ano? Chinese research ship in East Philippines drop equipment in Catanduanes. Ito po yun. Yung barko nila nandiyan sa Catanduanes, sa lugar nila Lenlen. Sa Region 5, Bicol Region. Ano ginagawa dyan? Ang layo na yan, ha? Ang layo niyan. So, ano ang karapatan ninyo para kayo ay gumawa ng research dyan nang walang paalam sa aming gobyerno? Huwag niyong sabihing sakop nyo rin yan. Meron kayong exclusive economic zone, historical rights. That's on the Pacific side, mga kababayan. Hindi na yan yung tapat mo ang China, nasa West Philippine Sea. Nasa likuran natin yan, alam ni Lenny yan, Bicol 5, ah Bicol 5, Region 5, Bicol Region. Nasaan yan? Kayong mga taga Sorsogon, no? Catanduanes, yan, yung limang bayan dyan sa Bicol Region, kila Lenlen, sa Naga, mga ganyan, Albay, tama ba? Ano bang probinsya yung mga yan? Alam ko lang, Sorsogon, Catanduanes, o whatever. Eh. Di ba, Pacific side na kayo? Tapos yung Benham Rice, nandun sa norte. Pero anong ginawa? Ang sabi dito sa report, inoobserbahan po sila ng Philippine Navy, saka yung Air Force, tinitingnan. Hindi rin sila nakikipag-communicate. Naobserbahan na they're having a erratic behavior. Biruin nyo yun, niraradyo sila, hindi sila nakikipag-communicate. Ibig sabihin, hindi sila marunong mag-English? Or they just playing dumb? Nagpi-playing na huwag nyo sagutin. Biruin nyo yun, hindi man lang mapalayas ng Navy, hindi mapalayas ng Coast Guard. Where are they? Nasaan kayo? Bakit hindi nyo ma-water cannon yung mga yan? Diba? Kung tayo nga, winawater cannon sa West Philippine Sea ng Coast Guards nila. Nasaan ang Coast Guard natin? Gaban. Hoy, DOTR Secretary Bautista, nasaan ang Coast Guard natin dyan? Tingnan nyo yung nangyari sa Benham Rice o Philippine Rice. Nakapasok sila. Nasaan ang Coast Guard? Nasaan ang Navy? Wala. Diba? Wala. Wala. Kasi kung unang-una nag-iikot talaga ang ating mga Coast Guard at Navy, hindi makapasok itong mga to. Walang pahintulot to. Pero ayan, tinitignan lang, iniikot-ikutan. Why not? Just shoot them away. Bombahin nyo rin sila ng tubig. Nandyan na sila, oh. Wala silang pakialam, oh. Anong ginawa? They drop their equipment. Anong reason? Research. Yan ang sabi ni Jay Tarriela, oh. Their erratic behavior or their erratic track is indicative of conducting studies or possibly maritime research for whatever reason. O anong ginagawa ninyo? Hindi pala si Tarriela. Ito yung sabi ni Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy spokesperson. The Philippine Air Force on a maritime surveillance flight was able to get a picture of the ship lowering an unidentified equipment probably for scientific research or studies. Bakit sila nag-i-study dyan sa ating economic zone dyan sa Pacific Rim? Bakit? Pinahintulutan ba ng gobyerno natin? Hindi. Bakit? Meron ba silang pahintulot? Di ba? Kanino sila nakakuha ng pahintulot? Di ba? 100 miles east of Catanduanes. Tapos napunta ng Samar. Anong ginagawa? Iniikot nila, mga kababayan. Eto pa. Ha? After sa Catanduanes, eto.
GMA News, sinong hindi magagalit dito? Nasaan ang ating mga Coast Guard? Nasaan man lang yung Navy, sinu-away sila? Biruin nyo, nakapunta pa ng Samar, 30 miles away from Samar. Hindi man lang sila i-water cannon ng i-water cannon din, palayasin. O di kaya ikumpiska, hulihin sila. Pauwiin sa China, pero yung barko sa atin na yan. You intruded on our waters nang walang paalam. O, tapos nagko-conduct kayo ng research, mga siraulo pala kayo eh. O eto, anong sabi dyan? After Catanduanes, more Chinese survey vessels is spotted in Ayungin Shoal. O, ayun na. Yun na naman. Pinalibutan na po nila eh. Norte, Bicol Region, Ayungin Shoal. Kulang na lang sa Mindanao. Bakit? Bakit? Hindi, balwarte ng Duterte yan. Aliado yan. Alam na. Diba? O, kita nyo yan? Tatlo. Tatlong Chinese survey ships ang nandyan sa Ayungin Shoal na teritoryo ng Pilipinas. Wala eh. Alam nila, wala tayong gaanong gamit pang dagat. Kakarag-karag. Yun na nga lang Philippine Coast Guard natin, no? Parang nakita nyo yung ano? Ganito kahaba, yung sayo, ganun lang. Lalamunin ka nung barko nila, lalamunin. Pwede kang ang sagasaan, hindi man lang mabutas yung kanilang bow eh. O whatever. Ina, nakakabanas mga kababayan. Wala lang, sige, tuloy lang. Wala eh, walang gamit. Sabi pa nga nung kaibigan natin dyan sa Palawan, yung mga Coast Guard daw dyan, nandyan sa Palawan, wala. Banjing-banjing lang sila. Wala. Walang naglilibot. Paano maglilibot? Wala ni isang water cannon. Anong panlalaban ng Philippine Coast Guard? Bawal eh. Kasi nga sobrang bait tayo. Ganun lang tayo, microphone, ha? Radio, and megaphone. Yun ang puro dakdak. Eh kasi sabi nga ni Tariala, hindi na yun ang trabaho natin. Just roam around. Yun na nga ng trabaho nyo, just roam around. Hindi nyo pa magaway. Napalautang kayo nung research vessel sa Catanduanes. Hinahayaan nyo lang yung sa Philippine rice. Ganun din. Wala rin. It is frustrating. Tapos sasabihin lang ng mga international community, oh, okay lang, supportahan namin kayo. Magpabugbog lang kayo ng magpabugbog. Kaming bahala. O nga, kayong bahala. Kami ang kawawa. Natangina ninyo. Lahat kayo. Kakasawa mga kababayan. Pag may nangyaring di maganda, ngaw-ngaw, diplomatic protest, ito, pasok naman yung mga EPAL. O sige, sige, sige lang, supportahan namin kayo. It's the same narrative eh. Wala eh. Sobrang bait talaga. Well, talo tayo talaga, talo. Nananalo ang Chekwa. Kasi wala eh. Hanggang dal-dal lang tayo. Nakakasawa talaga mga kababayan. Tapos may mga kapwa Pilipino ka pa na mas tinutulungan pa nila yung mga Chekwa. Tuwang-tuwa sila pag may nangyayaring di maganda sa mga kababayan natin dyan sa resupply o supply mission sa mga mangingisda natin. Wala eh. Diba? Wala kang kagamitan. Naninindigan ka, pero wala kang kagamitan, wala kang tulong, puro daldal. Wala. Diba? Frustrating. Nakakagalit lang mga kababayan. Why not? No? Since wala naman talaga pala eh. Wala kang makuha ng tulong din, puro daldal din sila. Wala man lang sabi na, oh, we will do a economic sanction with them. Wala eh. Papa talaga yun. Mga Pilipino lang yun. Mga Pilipino lang yun. Hindi yan ano. They can endure it to the end. Baka nga gustong-gusto pa nilang mawala sa face ng mundo ang mga Pilipino eh. So they can have our country, which is so rich. Sila na lang ang magmamanage. Kasi tayo hindi marunong magmanage because of political bickering. Indifferences. Wala. Ako, nakakasawa mga kababayan. You know, yan o, bullying na naman. Water cannon na naman. Wala lang. Sige lang. Hanggang sa meron ng mamatay dyan. Hindi naman namatay ang sundalo eh. Ang Philippine Coast Guard ga, part ba ng sundalo? Hindi. Ano sabi lang ni Bongbong Marcos? Pag may namatay na sundalo ko dyan, yung ma-invoke ang MDT, tandaan nyo, sundalo.
Eh, ang Coast Guard, sundalo ba? Hindi. Civilian. Wala lang. Sorry. Pag may nasugatan, tulad nung nangyari dun sa mga Navy nasugatan, sorry. Wala. Kaya pinagtatawanan tayo. Natatawang mga Chinese, whether dyan sa mga mainland, sa West Philippine Sea, at yung mga Chinese na nandyan sa Pilipinas. Di sana kung talagang gusto nilang tulungan ng Pilipinas, yung mga inchik na nandyan sa ating bansa, nakiusap na sila kay Xi Jinping. Eh, hindi po eh. Takot din sila eh. Diba? Pinakikinabangan nila ng husto ang bansang Pilipinas at ang mamayang Pilipino. Kasi ang gobyerno ng mamayang Pilipino, no? Hindi ko naman sinasabing si Pangulong Bongbong Marcos, no? Ay punong-puno ng politika. Kaya hindi po tayo umusad-usad. Yan na lang economic chacha, puro politika. 'Di ba? Kung ano-anong pinopolitika, no, mga petty issues na hindi naman dapat iniimbestigahan pa o inihiring, inuuna pa 'yon. Kaysa unahin ang kapakanan ng mamayang Pilipino. Wala. It's the same. Nakakasawa lang mga kababayan. Tapos may gusto pang i-overthrow ang gobyerno kasi sila daw ang magaling. O di kayo nang magaling. Better yet, ibenta nyo na lang ang Pilipinas. No? Tignan natin kung kanino may benta ang Pilipinas at maano kayo, mag-govern kayo. Tignan natin kung gaano sila kagaling mai-govern ang mga Pilipino na may mga iba't ibang cultural differences. Di ba? Ay, hindi pwede yan dito kasi iba kultura namin. Ay, hindi ka pwede dito kasi bawal yan sa batas namin. Wala mangyayari. Wala. Unang-una, walang disiplina. Walang pagkakaisa. Kasi kung nagkakaisa lahat tayo, pwede nating malabanan yung inchik. Diba? Kung sinabi ng gobyerno natin, i-boycott natin, hindi. Mas gusto ko ang Chow Mein. Mas gusto kong Yui. Paano ng TikTok ko? O, diba? Well, kaya wala. Wala na yan. Ganyan na yan until na ano, sasawa. Nakaka-prostrate mga kababayan lang. No? Ulit na naman yan. Tingnan nyo, ang daming nasaktan dyan. Daming nasira. Oh, bali wala. Bawal mag-install ng water cannon. Anong gagamitin ng Coast Guard? Yun nga po, megaphone. Saka bunga nga lang. You are intruding in our waters. Oh, wala yan. Sasabi na lang China. Wala yan. Huwag yung tindihin yan. Wala namang water cannon yan eh. Mas may marami pang masisira sa kanila kaysa sa atin. Kaya ano? Mas malaki tayo, mahina yan. Mga ipis lang yan. Mga gunggong yung mga Pilipino na yan. Ganun po yan ang iniisip nila. Kaya nakakaawa po tayo. Sarili nating bansa, hindi natin madepensahan. Sarili nating mga kababayan, hindi natin maprotektahan. Wala. Tapos, ito pa, nangyayari sa Senado, sa Kongreso, sila-sila nag-aaway. Personal interest. Ewan ko, kayo po, mga kababayan. Sa akin lang, napuprostrate ako. Naawa po kasi ako. No? May patriotism mo ka, may nationalism mo ka, pero hindi sapat. Yung bagay, tama na, sobra na. Wala. Puro na lang tayo daldal. Huwag nyong lagyan kasi it will provoke them. Huwag nyong gantihan. Pagdasal na lang tayo. Sige, magdasal kayo ng magdasal. Nakikinig naman ng Diyos, pero sabi ng Diyos, nasa inyo ang gawa. Nasa akin lang ang awa. I will not do the same thing as the Old Testament. Tama na yun. Diba? Oh. Sa akin lang, ganun lang. Na-event ko lang sa inyo. Kasi naawa ako dito sa nababasa ko. Actually, napanood ko na yung video kagabi pa. Eh. Ayaw ko lang mag-content. Sabi ko, it's always the same narrative. Nagtatawanan lang tayo. Okay, kayo po, ano pang inyong masasabi, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.